Magandang buhay! Pagbati! Ako nga po pala si Janissa Jocelyn G. Elopre mula sa Bulacan Agricultural State College, isang second year student sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in English, na naniniwala sa kasabihang, kung wala kang pagmamahal sa kalikasan, ikaw rin ay walang pagmamahal sa sarili at sa sambayanan. Well, I truly believe this because we all live in our dear planet Earth, walang planet B. Kaya dapat pangalagaan natin na nag-iisa nating tahanan. At tandaan, walang maliit sa isang mabuting gawain at layunin. Kaya't kahit na isa pa lamang akong estudyante, alam ko na sa mumunting gagawin ko ay magkakaroon ito ng malaking epekto. Sinimulan ko sa aming tahanan upang maging mabuting ehemplo sa aking pamilya at sa aking komunidad. Kaya kung gusto mo rin matuto, magsimula at ma-inspire, panoorin ninyo ang video na ito upang malaman ang aking naging journey sa pagsisimula ng isang urban garden. Nagsimula akong kumalap na mga materyales na gagamitin. Dahil nga tayo ay tumutulong sa kalikasan, sisimulan natin sa pagre-recycle ng mga gamit. Mga sako at mga galon ng tubig ang aking gagamitin upang pagtamnan ng halaman. Ang mga seedlings at seeds na binigay sa amin ay angkop na angkop. Dahil bukod sa nakatulong na tayo sa kalikasan, ay may balik pa ito dahil sa ating mga aanihin. Meron kaming talong, kamatis, sili, buto ng okra, at sigarilyas. Ito naman ang lugar na pagtataniman ko. Yes, maliit lamang ang space, ngunit sapat na ito upang makapagsimula ng isang urban or home garden. Kaya huwag kayong mag-alala if ever na limited lang ang space sa inyong mga bahay. Sunod naman ay agad ko nang sinimulan ang procedures para sa aking home gardening. Naghakot kami ng matatabang lupa upang ilagay sa mga sako at plastic containers. Tinulungan din ako ng aking mama dahil siya talagang expert dito. Matapos ay hinilera na namin at ipinwesto ang mga lupa. Matapos maayos ay nagsimula na nga akong magtanim. Simple lang din ito, kailangan mo lang humukay ng tamang lalim. And again, tinuruan lang ako dito ni mama dahil hindi talaga ako magaling magtanim. Namamatay palagi eh. Pero si mama kahit papatay na, nabubuhay pa rin. So, sa tulong ni mama natutunan ko ang tamang pagtatanim ng mga seeds at seedlings na meron ako. And at last, kahit na inabot kami ng tanghali ni mama, ay naisaayos naman namin lahat ng mga tanim namin. Matapos malaman ng aming kapitbahay ang project ko na ito, tumulong din sa amin ang mabait naming neighbor na si Ate Ruby. Sabi kasi ni mama maganda daw nalagyan ng bakod. Baka daw kasi puntahan ng mga pag-aalaga ng manok at tukuin ang mga tanim ko. Kaya naghakot kami ni mama ng mga kahoy na pwedeng gawing pambakod. Sa tulong ng mga mababait naming kapitbahay, ay ito na ang naging finished product. After a few days, naghanap na rin ako ng mga organic or natural fertilizers para sa aking mga tanim. Kailangan lang gambulin ng kaunti at saka ibudbud ito sa mga lupa. Ginawa ko ito sa lahat ng mga tanim ko upang masiguro na gaganda ang tubo nilang lahat.
Kapag naman tag-araw tulad nitong araw na ito, ay nagdidilig ako sa mga tanim ko. Sprinkle-sprinkle lang kasi baka malunod o kaya ay masira kapag binuhusan mo ng tubig ang mga halaman. Iyan lang naman ang daily routine ko, pausapin ang mga halaman at saka sila didiligan. And parang magic, after about 2 weeks lamang, simula nung nagtanim ako, ay malaki na talaga ang tubo ng mga halaman ko. Ganito pala yung sinasabi ng mga magulang matatanda sa mga bata. Ang bilis nila lumaki, char. Pakiramdam ko bukas makakalawa, makapagluto na ako ng mga gulay mula sa mga anihin ko. April 21 naman, about 3 weeks na simula nung nagtanim ako, lumabas ako kasi nakita ko na umuulan. Habang umuulan kasi ang ganda talaga kasi yung mga dahon nila is talaga mayayabong na tapos may iba nagkakaroon na rin ng bulaklak. And as of now, April 28, 2022, ito na ang lagay ng aking home garden. Makikita ninyo na talagang malago na ang mga halaman ko at buhay na buhay. May mga ilan nga na may sumusulpot ng bulaklak at ang iba naman katulad ng sili ko ay meron ng maliit na bunga. Kontang hintay na lang at alam ko na magbubunga lahat na naging hirap namin naman. Kaya huwag kayong mag-alala, magsimula ngayon din. Dahil planting is planning for a better future. Kung ililista natin lahat ng mga benefits ng home gardening ay hindi tayo matatapos. Dahil napakarami nitong naging at magiging pakinabang hindi lamang sa akin at sa pamilya ko, kung hindi sa aking community din. Nalinis at umaliwalas ang paligid na tinamnan ko dahil napalitan ito ng greeneries. Nadisiplina din ang aking sarili dahil kailangan ko talaga magtiyaga at mahalin ang aking ginagawa. Aram ko rin na may mga benefits ito sa ating nutritional diet pati na sa mga kapitbahay ko. Naging daan pa ito para magkaroon kami ng mas matibay na samahan ng aking mama. Dahil sa mahilig talaga siya sa pagtatanim, ngayon ay natuturuan niya ako at palagi namin itong pinag-uusapan kung ano ba mga dapat namin gawin. Siyempre, ang impluwensya din ito sa ibang tao ay malaki. Dahil sa nakita nila yung ginagawa namin ito at marami ding nagbabalak na magtanim din sa tapat ng kanilang mga bahay o mga bakuran. Parang nakita nila ang mga iba't ibang benefits ng home gardening. Napaka-significant ng experience na ito para sa akin, sa pamilya ko at sa humanidad. Naisip ko na sa simpleng pagtatanim ay makakatulong ka sa kalikasan. Akala ko hanggang hashtags lang ako o shared posts ng mga campaigns for saving our environment. Pero may magagawa pa pala ako. At the comfort of my own home, may power pala ako to make a significant change, to influence and to nurture the nature. Kaya kahit na matapos ang project ko na ito, ay magpapatuloy pa rin ako sa aking pagtatanim, tutulong at magtuturo ng aking mga nalaman or na-discover. In that way, I believe that we can make a better world.